katotohanan sa pagkamatay ni Bogart TV. Muling umingay ang social media lalo na sa TikTok at Facebook. Ito'y dahil sa kumalat ngayon na balita tungkol sa di umano'y pagkamatay daw ng vlogger na si Bogart TV. Matatanda ang binatikos ang vlogger na ito matapos nga niyang ipagmalaki ang kanyang sarili na kumakain ng maraming food sample sa isang food market sa Taiwan. Patay gutom ng Taiwan, nabusog sa free taste, love trip to. Caption ito sa kanyang post. Sa kanyang video, nilibot ni Bogart TV ang palengke at nakita niya ang ilang stall na nag-aalok ng mga libreng sample ng kanilang pagkain. Makikita sa video na ito ni Bogart na hindi ito nagpapapigil sa pagtikim sa mga pagkain at nito lamang mga nagdaang buwan ay muli na namang umingay ang kanyang pangalan sa social media. Matatanda ang proud na ibahagi online ni Bogart TV ang ginawa niya sa Jollibee. Nauwi ng vlogger ang Jollibee claim buzzer ng fast food chain. Pinost niya ito sa kanyang Facebook na may caption na, "Guys, may nauwi ako. Kayo ba? Ano pinakamalupit niyong nauwi?" Hindi naman ito nagustuhan ng mga netizens dahil talagang sumusobra na ang vlogger. Maraming netizens ang uminit ang ulo dahil sa ginawang ito ni Bogart. Dahil sa nagbayad ng 500 ang crew para sa nawawalang claim buzzer na iyon. Ano nga ba talaga ang katotohanan sa pagkamatay umano ng vlogger? It is with a heavy heart and great sadness that we announce the untimely demise of our beloved brother Bogart TV. May he be remembered for all the joy and laughter he shared with everyone. May family and I ask for your prayers, respect, and privacy during this time. Ito nga ang caption sa isang latest post ni Bogart. Marami nga ang kumakalat ngayon sa Facebook at TikTok na nakikiramay kay Bogart. Maraming netizens nga ang nag-comment ng rest in peace para sa vlogger. Ngunit ikinagulat naman ngayon ng maraming netizens ang isang comment ni Bogart sa post niyang iyon sa kanyang social media account. Ayon nga sa comment nito, "Anya, kaya sa mga nagpapakalat sa TikTok na patay na ako, eto, buhay na buhay, nakapag-comment pa." Samantala, maraming netizens na naman ang hindi nakapagpigil mag-react sa comment na iyon ng vlogger. "Bogart TV, yung mga nakapag-condolence na, huwag nang mag-condolence pag totoo na ah. Kala ko naman totoo na. Iiyak na sana ako. Nag-sad-react pa naman ako." Sa ngayon nga ay wala pang malinaw na pahayag kung sino talaga ang pumanaw sa pamilya ni Bogart. Ang mahalaga sa ngayon ay buhay pa ang vlogger na ito at mukha namang malakas pa ang kanyang pangangatawan.